Hello mga ka-sharing, welcome back ulit dito sa aking munting channel, Sharing is Loving. Alone po ito, nagbabalik kung saan sa channel na ito ay may iba't ibang paraan po tayong pinapresent kung paano po kumita ng extra online. Kaya kung yan po ang hanap nyo, ay huwag nang kalimutang mag-subscribe, hit like, tsaka po hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong uploads ko dito. And meron din po pala tayong ongoing giveaway, which is yung 40,000 subscriber giveaway natin. Just watch this video for the mechanics. And meron din po pala akong Facebook page. Ayan po, Sharing is Lover, is Loving po, or you can just search Sharing is Loving page, dahil dito po ay marami din po akong pinupost na updates and mga pag-giveaways. So kung nandito na rin po kayo, ay paki-like and paki-follow na rin po. So for today's video, ang pag-uusapan natin is very simple lang. This is just a continuation of my tutorial video about Binance. Actually, dito sa playlist ko, meron itong Binance tutorial series. Gumagawa po ako ng tutorial series about kay Binance para po mag-guide ko yung aking mga viewers kung paano gamitin si Binance. Kasi mahalaga din po kung malaman natin kung paano gamitin si Binance, especially kung paano mag-convert, mag-send at mag-withdraw ng pera dito kay Binance. Most especially those gumagamit ng Upgood, kasi usually it's in USDT yung payout, tsaka sa Binance natin usually nilalagay. So ito po yung first video ko about kay Binance. Ayan, first is how to create your Binance account kung wala kayo, so you can watch this video. And my second video series about kay Binance is this one, how to deposit and withdraw your money in Binance. Ang ginamit ko tong ko ditong wallet for the demo is si coins.ph. So ilalagay ko po yung link ng dalawang video na ito sa video description, description box below, para po if you wanna check it out, you can just click the link on the video description. So ngayon ay this is the Binance tutorial series number 3, kung saan ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano po i-convert yung inyong mga balance dito sa Binance. So actually, there are two types on how to convert your money dito sa Binance. The first one is the convert, yung diretso lang. Sabi niya, it is the easiest way to trade, and second is the classic. But I will not recommend classic sa inyo, especially if hindi nyo po alam mag-spot trading, kasi baka magkamali kayo at maipagbili nyo yung coin nyo sa mas mababang halaga. So mas okay po dito sa convert na lang. So kung this is the web part or web interface ni Binance, later I will show you also the application face para makita nyo kung saan nyo ikiklik, kasi most of us, I believe, ay application yung ginagamit. But first, dito muna tayo sa web. So ito yung mukha nyo. Dito yung sa spot side or the classic part, simple and easy way to trade. Again, I will not recommend this one, especially if hindi nyo po alam mag-spot trading. Kasi dito, you will be the one to put the price and the amount of your crypto na gusto nyo ipagbili. Kasi baka magkamali kayong mailagay na amount dito or price, then baka may benta nyo ng mas maliit. So, dito na lang tayo sa convert, dahil dito ang pinaka-easiest po na paraan, especially those beginners. So, click lang natin itong convert. Ayan, then as you can see, napaka-easy. Example case, USDT. So, if mag-convert po kayo at isi-send nyo to any wallet yung kin-invert po ninyo, I would suggest and recommend that you will use XRP, kasi si XRP po, napakaliit lang ng kanyang transaction fee compared to BTC. So, if nandito na kayo, very simple lang, just type lang the amount you want to convert. So, as you can see, parehas dito, 100 USDT. Dito sa taas, this is your current balance in USDT. So, 100. Tapos, ito naman, this is the currency na gusto mong makuha. So, kung gusto mong BTC, just leave it as is. Kung gusto naman XRP, Ethereum, so, punta lang kayo dito. Ayan. So, pwede yan. Ayan siya. Pero ito, as you can see, limited lang siya, no? Ayan siya. Pero kung purely convert lang naman, like Ethereum, tapos isi-send mo sa coins.ph mo dito, nandito naman yung Ethereum, BTC, XRP, BCH, at ayan, BCH, at yun nga, yung apat. So, kung ako, XRP, I can just directly write it here, XRP, tapos click mo tong preview conversion para makita mo kung magkano yung 100 USDT mo, or kung ano yung amount, kung ano yung conversion ng amount na ilalagay mo. So, as of the moment, ito yung conversion niya. So, as you can see, sabi niya, quote expired. Click mo lang tong refresh, kasi
Ayan, you only have 6 seconds to click convert. Kung hindi mo yun maklik, sasabihin niya ganun na na-expire na yung code, so kailangan mong i-refresh ulit. So basically, ang dito, ang rate niya is 1 USDT is equal to 3.80. So kung purely conversion lang yung gusto nyo, ay dito na kayo sa convert para mas mabilis, especially those beginners. Tapos diretso, pagka-click nyo yung convert, diretso na po yan, automatic mako-convert na yan. And pwede nyo na yung isend sa coins.ph, for example, or any other wallet. Now, if you want to know how to withdraw your balance, just click or watch this video, the second video series ko dito kay Binance, para ma-guide po kayo kung paano siya isend sa inyong mga coins.ph. Now, we will go to the application side para makita din ninyo kung ano yung mukha niya at saan nyo siya makikita sa application ng Binance. So, ayan po, as you can see, ito po yung app na Binance. So, yan po yung icon ng application ni Binance. Usually, sa application ako kasi, mas accessible kasi siya. So, may link po dyan sa video description. Just click that one kung gusto nyo i-download si Binance. So, click yan natin. So, naglo-load pa siya. Wait lang natin na mag-open siya. Ayan. So, ito yung mukha ni Binance, no? Pag-open nyo. Ayan siya. So, ang gagawin nyo is i-click lang natin tong 3 dots dyan na nakalagay more para makita natin yung iba't ibang functions ni Binance. So, dito may common functions, may trade, may finance. Ayan. Ayan, may others sa baba. So, dito tayo sa trade. Ayan. Makakita nyo, meron dyan nakalagay na convert. So, yan lang po ang ating i-click. Click natin yan, convert. Ayan, so ito na yung makikita natin. So as you can see, ayan, ito yung crypto or token na gusto nating i-convert at ito yung gusto nating makuha. Kung USDT, click lang natin yan. Tapos ayan, USDT or type natin dito kung ano yung i-convert natin. Yan, USDT. So dito, type natin kung magkano. Yan, 100. Again, kung gusto natin XRP, click lang natin ito for the drop down. Ayan. So, type natin dyan, XRP. Ayan. Tapos, i-click lang po natin ang next. So, ito po yung makukuha natin na XRP. Click lang natin next. Wait. Tapos, my conversion preview. So, as you can see, yan, meron kang 30 seconds para i-click itong confirm. Kung hindi, ay magre-refresh po yan. So, ito po yung makukuha nyo. Yan po yung rate. 1 USDT is 3.77 XRP. So, i-click mo yung confirm. Ayan, automatic na yan. Mapupunta or mako-convert to XRP. So, ganyan lang po kasimple mag-convert dito sa Binance. Tapos, kung paano nyo siya isi-send sa inyong mga wallet, ay yun nga, meron po akong separate video niyan and the link po is on the video description. So, that's how easy po to use or to convert here in Binance. So, I think po that's it po for this video. I hope nakatulong po ito sa inyo and God bless po sa inyong lahat.